Magandang araw, Tito Makoy. Ako po si Paco. Ang kwento ko ay isang simpleng kwento lang, walang gaanong drama at walang luhang papatak sa mga tagapakinig ninyo. Tito Makoy, minsan talaga ang pagkakataon ay siyang gumagawa ng paraan para makita mo ang dapat mong makita, matagpuan mo ang dapat mong matagpuan, at makuha mo ang nararapat para sa iyo. Ito ang aking karanasan, at ang aking kwento ay nagsimula sa hindi inaasahang pagtatagpo ng dalawang tao. Kami iyon at ang aking kapartner ngayon. Nagre-review ako para sa licensure exam for mechanical engineering sa Manila. Isang araw, walang review classes, wala akong ginagawa kundi ang nagbubuklat lang ng mga review materials sa loob ng aking boarding house. Naisip kong bumili ng sigarilyo kasi maganda ito habang pinag-aaralan ko ang mga lectures ng mga instructor. Pagtapat ko sa harap ng Starbucks, may nakasalubong akong isang lalaki na kaedad ko rin sa wari ko, Tito Makoy. Hindi kami magkakilala pero nang magkatinginan kami, ngumiti kami sa isa't isa. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad, naghahanap ng vendor ng sigarilyo kaya tuloy-tuloy lang na binabaybay ko ang kalsada. Makalipas ang ilang minuto sa wakas, nakakita rin ako ng street vendor na may sigarilyo. Bumili ako ng isang kaha tapos naglakad na muli pabalik sa boarding house. Pagtapat kong muli sa Starbucks, Tito Makoy, tamang-tama, nakasalubong ko ulit ang nakasalubong ko kanina. Eksakto sa isang lugar kung saan kami nagkasalubong. Parang choreographed ang galaw namin kasi perfect timing at sa eksaktong lugar din. Opre, ano to? Synchronize ang relo natin? Tingnan mo, dito na naman tayo nagkasalubong. Wika ko sa kanya nang umingiti. Oo nga ano? Nako, bibihira ang ganito. Baka may ibig sabihin. Sagot niya sa akin na tumatawa, Tito Makoy. Nagkamayan kami tapos tumayong panandalian sa gilid ng sidewalk. Binigyan ko siya ng sigarilyo at nanigarilyo muna kami. Buti pa kaya tambay muna tayo kung saan dito. Kwentuhan ng kaunti. Mungkahi niya sa akin. Ay sige, total wala naman akong lakad at wala akong ginagawa. Sagot ko naman sa kanya. Walang malapit na plaza na pwedeng matambayan kaya umupo na lang kami sa gutter sa gilid ng sidewalk na ninigarilyo. Pre, ako pala si Paco. Pagpapakilala ko. Ay, ako naman si Buloy. Tagalaon yun ako, pre. Pagpapakilala niya rin sa akin, Tito Makoy. Aba, maraming magagandang pasyalan dyan sa inyo sa La Union. Ako naman, taga Quezon Province, sa may Bundok Peninsula, ang aming bayan. Wika ko rin sa kanya, Tito Makoy. Ganon din sa inyo, maraming magagandang lugar. Pero sa Bundok Peninsula kasi ang dinig ko, marami raw na NPA. Wika ni Buloy sa akin, Tito Makoy. Tama ka, pre. Alam mo, parte kasi yan ng Sierra Madre. Sagot ko. Nagtatrabaho ka ba dito sa Manila? Tanong ko sa kanya, Tito Makoy. Hindi, pre. Nagre-review ako para sa board exam. Aba, pareho pala tayo. Nagre-review din ako, mechanical engineering ang kursong tinapos ko. Kaya board exam para sa mga magiging mechanical engineers ang kinukuha ko. Sagot ko sa kanya. Naku, pre. Pareho pala tayo. Mechanical engineering din ang tinapos ko kaya nagre-review din ako para sa board exam sa magiging mechanical engineers. Sagot niya sa akin, Tito Makoy, na may pagkamangha. Pareho pala kami narito sa Manila dahil sa review classes para sa board exam for mechanical engineers. Kaso, Tito Makoy, magkaiba lang ang review center na pinapasukan namin. Unang pagkikita, masaya ang usapan, ang daming napagkwentuhan. Ito ang naging umpisa ng pagkakaibigan namin. At habang nagre-review kami pareho,
Nagpapalitan din kami ng mga review materials buhat sa aming mga review center. Minsan magkasama kami sa boarding house ko at minsan naman sa boarding house niya kami nagre-review. At pag walang pasok sa review classes, kung saan-saan kami naggagagala. Pero lahat lang lakad dito Makoy, hindi kami sumasakay kasi nagtitipid sa pamasahe. Pareho kasi kami Tito Makoy galing sa mahirap na pamilya. Hindi naman gaanong mahirap na yung halos wala nang makain. Tamang-tama lang ang aming kabuhayan, kaya kailangan ring magtipid. Pareho namin gustong pumasa sa board exam, kaya pareho kami masigasig sa aming pagre-review. Kinakailangang dublihin namin Tito Makoy kasi pareho kami hindi gaanong matalino. Kailangan namin itong pagsikapan kasi talagang nakakahiya sa aming pamilya kung sakaling hindi kami pumasa. Dumating ang araw ng examination. Nagkita kami ni Buloy sa examination center. Pareho kami nininerbiyos Tito Makoy. Good luck Buloy! Good luck din sa iyo Paco! Batian namin sa isa't isa. Dumating ang resulta ng examination Tito Makoy. Nanlumo ako kasi wala ang pangalan ko sa mga nakapasa. Maghapon akong nagkulong sa bahay sa sobrang pagkadismaya at hiyang-hiya ako sa mga magulang ko. Parang wala akong mukhang iaharap sa kanila Tito Makoy. Gusto kong uminom, gusto kong maglasing para maalis ang sama ng loob. Kaya bumili ako ng alak kahit mag-isa. At pagbalik ko ng boarding house, nakita ako ng kasira ko. O Paco, mukhang iinom ka. Wika niya sa akin. Opo tita, kasi masamang masama ang loob ko ngayon. Wika ko. Eh bakit? Tanong ng kasira ko. Eh hindi po ako pumasa sa board exam tita. Nako sayang. Pero Paco, okay lang yan. Merong kasabihan na there is always second chance. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Pagpapakalma sa akin ng kasira ko. Salamat po tita. At tita, siya nga pala, ihingi ako ng pabor. Iinom ako sa loob ng kwarto ko. Ah, okay lang yan, basta huwag gagawa ng gulo. Sagot niya sa akin. Kaya tumuloy na ako Tito Makoy sa aking silid. At pakapasok ko sa kwarto ko, nagring ang cellphone ko. Si Buloy, nasa gate daw siya ng boarding house, kaya lumabas muli ako para buksan at papasukin siya. Pagbukas ko ng gate, nakita ko na may dalang alak rin si Buloy. May dalang pulutan at mga pagkaing binili sa kalsada. Oh, buti ka pa, parang celebration yata ang ipinunta mo rito sa akin. Wika ko kay Buloy. Anong celebration? Gusto kong maglasing kasi bagsak ako, hindi ako pumasa. Sagot niya sa akin Tito Makoy. Ako Tito Makoy, kinapos ng 5 points bago umabot sa passing score. Si Buloy, mas masama ang loob niya kasi kulang lang siya ng 1 point bago umabot sa passing average. Kaya masamang masama ang loob niya. Sa umpisa ng aming pagiinuman, nagtatawanan at nagbibiroan. Ang wika ko, O Buloy, huwag kang magsisuicide. Maraming alak sa tindahan kaya lahat kaya mong lampasan ngayon. Biro ko kay Buloy na gamit ang linya sa awitin ng parokya ni Edgar na Buloy. Ulol, bakit ako ba ang guidance counselor mo? Tumatawang sagot niya sa akin rin Tito Makoy. Magkasama kami ngayon para bigyang suporta ang isa't isa sa hindi namin pagkakapasa pareho. Tinatawanan lang namin ito sa umpisa. Pero habang tumatagal, hindi namin na itatago ang kalungkutan na aming nararamdaman. Ako nahihiya sa mga magulang ko. Si Buloy naman, ganoon din at naaawa raw siya sa kanyang mga magulang kasi mas mahirap ang kanyang mga magulang kaya sa mga magulang ko kung tutuusin. At iginapang lang siya para makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Maluha-luha ngayon Tito Makoy si Buloy sa sama ng loob.
dahil nga iisang point lang para umabot siya sa passing score ang kanyang kulang. Maghahating gabi na, Tito Makoy, kumatok ang kasira ko sa kwarto namin at nakitang nagiinuman kami ni Buloy. Pagbukas ko ng pinto, sige lang kayo dyan, basta walang gulong magaganap, wika niya sa amin. Opo tita, salamat po. Alam niyo po, pareho namin inaalis ang sama ng loob na nararamdaman namin. Sagot ko sa kanya, bakit pareho kayo? Tanong ng kasera ko. Ngumiti lang kami ni Buloy, Tito Makoy. Hayaan niyo na, okay lang yan. May susunod pang pagkakataon. At saka, hindi lang naman kayo ang hindi sinwerte. Mainis kayo kung kayong dalawa lang ang hindi pumasa. Mas marami yata ang hindi pumasa kaysa sa nakapasa. Kaya huwag kayong panginaan ng loob, mga batang to, nako. Wika ng kasira ko, Tito Makoy. Pagkatapos ay umalis na siya. Tita, salamat po, wika namin. Nagpatuloy kami ni Buloy hanggang sa naubos namin ang dalawang malaking long neck na buti ng alak. Yung malaki talaga, Tito Makoy, ang naubos namin. Nalasing talaga kami. Hindi ko na pinauwi si Buloy sa kanyang boarding house. Katunayan, Tito Makoy, mag-aalas tres na siguro ng madaling araw nang matapos kami. Si Buloy pasuray-suray na akong lumakad. Nakita ko ito nung pumunta siya sa CR. Hirap na dahil sa kalasingan. Kaya talagang hindi ko na siya pinayagang umuwi pa. Paghiga namin sa higaan, akala ko matutulog lang kami at nakapaglabas na kami ng sama ng loob, yung kalungkutan at mga hinanakit sa hindi namin pagkakapasa habang nag-inuman kami. Pinatay ko na ang ilaw sa kwarto, Tito Makoy, para matulog. Ilang saglit pagkatapos naming mahiga, nahalata kong umiiyak na patago si Buloy. Hindi ko siya nakikita pero naririnig ko ang kanyang hikbi, kaya niyakap ko siya, Tito Makoy, para pakalmahin. Okay lang yan, pre. Tama ang kasira natin. Hindi lang naman tayo ang hindi pumasa, kaya huwag kang mag-alala. Maiintindihan ka ng mga magulang mo, wika ko. Hindi, bro. Hindi okay sa akin. Alam ko maiintindihan ako ng mga magulang ko, pero talagang naaawa at nahihiya ako sa kanila. Alam mo na, mahirap lang kami at talagang pilit lang nila akong iginapang, kaya nakatapos ako. Pero ang masakit, iisang point na lang hindi ko pa nakuha para umabot sa passing score. Wika ni Buloy. Ramdam ko, Tito Makoy, ang laki ng kanyang panghihinayang, kasi nga iisang point lang. Ako nanghihinayang rin, pero hindi gaanong masakit ang loob kasi 5 points ang kinakailangan ko para umabot sa passing score. Kaya para pakalmahin si Buloy, yakap-yakap ko siya. Sabay tapik-tapik ng kaunti sa kanyang balikat habang patuloy siya sa kanyang pag-iiyak at sumusob-sob ang mukha sa dibdib ko, Tito Makoy. Alam mo, Tito Makoy, para siyang bata na umiiyak habang kalong ng ina. Kaya patuloy kong tinatapik ang kanyang balikat para pakalmahin ito. Ilang saglit pa ay yumakap rin sa akin si Buloy at tumigil na sa pag-iyak. Natuwa ako, Tito Makoy, habang patuloy ko pa rin hinihipo ang kanyang balikat. Maya't maya ay humigpit rin ang yakap sa akin ni Buloy na humihipo sa aking likuran. Nang ibahin ko ang pagkakahiga ko, bahagya siyang kumalas at bumago ng posisyon sa pagkakahiga. Pagkatapos kong baguhin ang aking posisyon, muli siyang yumakap sa akin, gaya kanina, mahigpit na mahigpit. Hito, Tito Makoy, magkayakap kaming dalawa. Masarap talaga pag may kayakap.